Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Nagtulong-tulong ang mga biktima ng illegal recruitment para i-citizens arrest ang kanilang umanong recruiter. Dinala ang suspect sa NBI kung saan itinanggi ng suspect ang mga paratang sa kanya. Exclusive, nagpapatrol, Nico Bawa. Agad nag-livestream sa social media ang biktimang si Jenny nang makita niya sa Maynila ang recruiter niyang si Jackie. Nagbayad umano siya kay Jackie ng 25,000 pesos para sa placement fee mula noong Agosto sa pangakong palilipin siya sa New Zealand noon pa dapat Nobyembre bilang fruit picker. Natuklasan ni Jenny na isa lang siya sa halos 100 umanong tinakbuhan ni Jackie, kaya inalerto niya sa social media ang iba pang biktima. Kaproblema po yung agency tsaka yung employer, kaya hindi po kami matuloy-tuloy dun sa medical. So kaantay po namin ng update, nakita po namin yung sa YouTube na video na 2019 na hinuli siya na nag-illegal recruiter po siya. Ngayon, nag-search na rin po kami sa PUA kung may ano talaga siya, may lisensya sa dun. Wala naman po kami makita. Ngayon, sabi ko, sakyan natin si nanay para hindi siya lumayo ng loob. Nang harapin ang mga biktima, nangako umano ang suspect na ire-recruit sila sa panibagong trabaho sa ibang bansa. Pero nagkasundo silang isagawa ang citizen's arrest at dinala nila si Jackie sa NBI Anti-Human Trafficking Division. Naawa ako kay nanay kasi may matanda na rin po kasi siya. Pero kung awa yung paiirali namin, mas marami siyang maloloko. Inamin ang suspect na wala siyang lisensya para mag-recruit, pero tinanggi niyang tinakbo ang pera ng mga biktima. Paano ibabalik ganito? Sana binigyan naman lang nila ako ng pagkakataon para kahit ilang araw lang na iayos ang lahat. Kasama rin nagreklamo ang recruitment agency na ginamit umano ang pangalan para sa panluloko na suspect. Ayon sa NBI, tama ang ginawa ng mga biktima, pero may mga dapat isaalang-alang kapag nagsasagawa ng citizen's arrest. Dapat i-consider din nila na yung safety nila as well as yung mga constitutional right din ng mga taong inaaresto nila. Diba, dapat walang excessive force or violence to be committed. Payo naman ng NBI sa mga naghahanap ng trabaho, siguraduhing lisensyado ang mga katransaksyong recruiter. Siguraduhin din na ang transaksyon ay ginagawa dun sa opisina lamang ng lisensyadong agency. Huwag sila makikipag-transact sa labas ng opisina at yung mga online transaction din ay dinidiscourage. Kulong ang suspect habang hinaharap ang reklamong large-scale illegal recruitment. Nico Bawa, ABS-CBN News. Arestado ang dalawang lalaki na nang-hold up umano sa isang vape shop sa Las Piñas City. Base po sa record ng PNP, dati nang nakulong dahil sa iba't ibang krimen ang mga suspect. Nagpapatrol, Liza Aquino. Pasara na sanang vape shop na ito sa Las Piñas nang biglang pumasok ang dalawang lalaki maghahating gabi noong Biyernes. Parehong nakahudi at nagpanggap muna na bibili ng vape ang isa sa kanila. Maya-maya pa, lumapit sa staff ang lalaki na naka-brown na hoodie at tinutukan siya ng baril at patalim. Hindi na nakapalag ang biktima habang sinisimot ng mga suspect ang pera, mga gadget at maging ang motorsiklo ng staff. Pagkapasok, tinutukan siya ng baril at ang kutsilo ng isang lalaki. Then yun nga, nakuha sa kanya yung pera, more or less 100,000 according to the report. Then nakuha rin yung iPad, isang wristwatch, cellphone, at yun din, ginamit din yung sa pagtakas yung motor ng vape shop vendor na isang male, 27 years old, ano, single. Agad namang nagkasa ng hot pursuit operation ng mga pulis na nagresulta sa pagkakaaresto ng isa sa mga suspect. Itinuro na naaresto suspect kung saan niya tinago ang mga nakaw na gamit at doon rin naaresto ang kanyang kasabwa. Itinuro niya kung saan niya ilagay yung mga nakaw na gamit. Sa isang bahay no, dito sa Barangay Las Piñas, kung saan fortunately na timing hindi natin nandun yung isang suspect. Nabawi sa dalawang suspect ang nakaw ng motorsiklo, cellphone at relo ng biktima, pero hindi na nabawi ang pera at iPad. Nakumpiska rin sa dalawa ang isang kalibre 38 na baril. Ayon sa pulis, dati nang nakulong dahil sa iba't ibang krimen ang mga suspect. Mr. B, mayroon palang kaso noong 2010 ng prostrated murder. 2021, theft, nahuli siya sa Paranaque. Then 2021, July,
violation of Republic Act 10591 or yung violation of firearms and ammunition act. Then ito naman si meron siyang kaso na BP6 o yung violation ng loaded weapon. Itinanggi naman ang dalawang suspect na may kinalaman sila sa krimen. Totoo po ba mga aligasyon na nanlopo kayo ng isang vape shop? Hindi po. Ano pong ginagawa niyo noon? Hindi po kayo. Nadamay lang po ako noon eh. Maharap sa patong-patong na reklamong robbery holdup, paglabag sa anti-carnapping law at illegal possession of firearms and ammunition ang mga suspect. Liza Aquino, ABS-CBN News. Sa pulpo naman sa CCTV, ang pagbangga ng isang itim na kotse sa isang security guard na naglalakad sa mismong exit point ng Clark Freeport Zone main gate. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapo ng gwardiya at nasugatan. Sinugod naman siya sa ospital. Natanggal din ang kaliwang side mirror ng nakabanggang kotse. Pero imbis na tumigil, humarurot pa ang kotse paalis sa lugar. Kinilala ng Angeles City Traffic Enforcement Unit ang nasugatang gwardiya na si Gilbert Lopez Tabing. Matapos naman makipag-ugnayan sa Land Transportation Office, sumuko na ang may-ari ng kotse. Ayon sa suspect, natakot siya kaya hindi siya huminto. Nag-uusap na ang dalawang kampo para aregluhin ang kaso. Sasagutin umano ng driver ng kotse ang mga gastos sa pagpapagamot sa biktima. Sa ibang balita naman, tuloy-tuloy ang retrieval operations sa mga natabunan ng landslide sa Maco, Davao de Oro. Nangako naman ang provincial government na hindi titigil hanggang hindi natatagpuan ang lahat ng mga nawawala. At live mula sa Mawab, Davao del de Oro, nagpapatrol, Hernel Tokmo. Hernel, may mananagot ba sa nangyaring tragedya? Karen, una nang sinabi ng mga otoridad na acts of nature ang nangyaring landslide. Pero bakit nga ba pinayagan ang pagtayo ng mga bahay at mga gusali sa isang no-build zone? Yan ang aalamin sa mga susunod na araw, lalo't nakatakdang pag-usapan sa Kongreso ang issue na ito. Isang linggo matapos ang landslide sa bayan ng Maco sa Davao de Oro, search and retrieval operations na ang pinaiiral. Mas mabilis na ang paghahanap sa mga bangkay, lalo't 51 pa ang nawawala. Marami pa ring pamilya ang naghihintay sa kanilang mga mahal sa buhay, pero tinanggap na ang kapalaran. Hiling na lang nila ngayon, maiuwi lang sana ang mga labi nito. Ang instruction ni Governor Gonzaga rito, hindi hihinto yung gobyerno sa retrieval operation dahil ang gusto niya, isauli talaga yung mga patay sa pamilya. Bukod sa 68 bangkay na nahukay, may 4 pang nakuha ng mga bahagi lang ng katawan ng tao. Ipinakita naman ni Congressman Gonzaga kung saan maraming nakuhang bangkay. Anya, marami ang nakuha malapit sa mga bahay, pati na sa 2 bus at sa jeep. Sa tala ng Incident Command Center, 42 sa namatay ay mga residente ng Zone 1 sa Masara. 26 naman ang empleyado ng Apex Mining. Sinagot ng Minahan kung bakit ipinarada ang mga bus ng kumpanya sa lugar na malapit sa gumuhong bundok, na naging sanhi kung bakit maraming minero ang namatay. Yan na yung napagsanayan na dyan na talaga yung parang public terminal o kaya aging area din namin yan ng mga cargo. But hindi yan magtatagal, aalis din naman yan. Nataon lang na yung nangyaring trahedya ay nangyari sa panahon kung saan papaalis na yung ating bus. Naabutan lang talaga sila. Ayon naman kay Congressman Gonzaga, naghain na siya at ilang kasama sa Kongreso ng resolusyon para imbestigahan ang landslide sa Masara. Kasi kahit sabihin natin this is an act of God o sabihin natin this is a calamity, pero there was an existing no-build zone. So there must be a person, public official, responsible for this. Samantala, sa mga paaralan sa bayan ng Mawab na inokupa ng mga lumikas na residente, balik eskwela na ang mga estudyante. Sa gym na ito,
sabay-sabay ang klase ng apat na grade level. Bukod naman sa tulong mula sa mining company, gobyerno at ng iba't ibang sektor, na bahagi ng ayuda ang iba pang mga mining company sa mga lumikas na residente. Isa sa mga nakatanggap si Meljin Panes. Anya, bukod sa landslide noong February 6, may namatay na dahil sa pagguho ng lupa sa Zone 1 noon pang A1 ng Pebrero. Yan ay kanyang asawa na si Dexter. Namatay siya ba nga daghan siya gitabangan niya. Panahon sa iya ha, ato nga siguro, pasigin siya agit siya, huwag ginakatabang sa iya ha. Sabi niya, namatay ito na maraming natulungan matapos magbabala at alalaya ng mga residenteng dali-daling lumikas dahil sa landslide. Samantala, tumulong din ang Estados Unidos sa pamamagitan ng US Marines para maihatid ang family food packs sa mga apektado ng landslide sa Maco. Karen, nag-abiso naman ang provincial government sa mga namatayan sa landslide na maaari nilang tingnan at suriin sa mga punerarya ang 17 pa na mga unidentified na mga labi. Sa rekomendasyon kasi ng Municipal Health Office na pansamantalang ililibing ang mga bangkay para sa health and sanitation purposes. Karen? Maraming salamat, Ernel Tokmo. Mariin pa rin itinatanggi ng babae at kanyang mga magulang na siya ang ina at nag-iwan sa bagong silang na sanggol isa o sa isang gasolinehan station sa Quezon City noong Biyernes. Ito ay sa kabila ng pagigiit ng pulisya na may sapat umano silang ebidensya laban sa mga suspect. Nagpapatrol, Jeff Caparas. Sinampahan na ng kasong frustrated infanticide ang babae at mga magulang nito na umabandona sa bagong silang na sanggol sa banyo ng isang gasolinahan sa Quezon City nitong nakaraang linggo. Kahapon matapos ang apat na araw na hot pursuit operation, natunton ang mga operatiba ng Quezon City Police District sa Antipolo ang mga suspect. Mariin namang itinanggi ng babae na saang nagsilang at umabandona sa sanggol. Tumanggi rin silang magbigay ng pahayag. Pero base sa mga ebidensyang hawak ng pulisya, malaki umano ang posibilidad na siya ang ina ng sanggol. Marami tayong mga ebidensyang nakuha. Lalo-lalo na yung mag-involve ng tatlo. Kasi mismo ang pulis natin ang mismo nakasaksi doon sa police outpost. Agad-agad ang babae pinamedical natin. So ang resulta ng medical ay nag-deliver siya ng normal delivery. So ibig sabihin noon, lumalabas na nanganak talaga yung babae. Okay. So according to the medical, express pa yung kanyang sugat. Posible ring sumailalim sa DNA test ang babae at sanggol para sa karagdagang ebidensya. Samantala, patuloy na bumubuti ang kalagayan ng sanggol na pinangalanan ng mga pulis na Baby Malaya. Okay na siya, stable na siya at nakakainom ng gatas. Okay. Pero patuloy pa rin siya minomonitor ng ating doktor sa East Avenue Medical Hospital. Okay, kailan po siya possible ma-discharge? Possible siguro, mga 3 days from now o 2 days from now ay maaari na siya ma-discharge. So next week pwede siguro ituturn over natin siya sa CSWD. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang driver ng sasakyan na kasama ng tatlong suspect. Itinuturing na itong case closed ng QCPD. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Ngayong gabi na ang much-awaited comeback ni Enrique Hill sa big screen sa comedy movie na I Am Not Big Bird. At live sa premiere night sa Mandaluyong City, nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, may balita ba kung darating si Liza Soberano para suportahan si Ken sa kanyang pelikula? Alam mo, Gretchen, yan ang inaabangan naming lahat dito, no? Yung mga press, pati yung mga fans, inaabangan kung darating ba siya to support Ken. Pero bago yan, kasama na natin, Big Bird himself, hindi ikaw. Joke lang. Ito ka, join us, Enrique with the whole cast. Nico, Pepe, join us, direct, join us. Ken, dito ka. Yes. Are you excited? Super excited. You know, from day one, I would have never expected to reach this point, but we're here now and I'm super happy, super excited na mamparod na ng mga tao nito. So, extra pressure ba na you're also a producer? A little bit. Tsaka, you know, since it's being R16 and it's a full-blown comedy which I've never done. Yeah, it adds to it, but I'm just happy, you know, at the end of the day, I'm just happy we did it and we're letting, you know, we're just releasing it. Oh, actually, I'm just really happy. Super happy ako. Kailan ba yung last time na nag-red carpet ka for a movie? I believe 4 years ago. 4 or 5 years ago, Yeah, 4 or 5 years ago. So medyo nanibago ba ulit?
Yeah, hearing the crowd and everything, it just just being back here in Mega Mall, you know, for this premiere night, it's just surreal. Right. But I can't believe we're here. So, right. Yeah. Ano ba, darating ba si Eliza to watch her film? Hopefully, because she's in an event right now. So after that, sabi yung makakadaan daw siya. So hopefully she makes it. Hopefully she makes it before it starts. Free Valentine's, ha? Yeah, I know. Grabe kasi yung traffic din, bro. So hopefully, even my friends are still on the way. So hopefully maabutan nila yung start ng movie. Alright, in cinemas starting tomorrow. Yes, cinemas nationwide. Sana guys, maparod yung I Am Not Big Bird. Kasama ko ang mga bird kada ngayon. Yes. And we're all so happy and excited for this film. Thank you. Thanks again. Congratulations in advance. Thank you so much. At yan ang latest mula dito, Gretchen, balik sa'yo. Congratulations on your comeback, Enrique Hill. At maraming salamat, MJ Felipe. Inutos ng Joint Committee ng Kamara sa Department of Trade and Industry na taasan ng limit sa diskwento na binibigay sa basic necessities ng senior citizens at persons with disability o PWD. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Higit 12 taon na mula nang ilabas ang Joint Administrative Order na naglilimita sa halaga ng basic necessities at prime commodities na pwedeng patawan ng 5% senior citizen discount sa 1,300 pesos kada linggo. Ibig sabihin, hindi pwedeng lumampas sa 65 pesos kada linggo ang diskwento sa grocery ng seniors. Naglabas din ang katulad na alituntunin ang DTI, DA at DOE noong 2017 para naman sa persons with disability. Pero tumaas na ang presyo ng mga bilihin mula noon. Kaya para sa mga apektadong sektor at mga mambabatas, dapat na ring taasan ang itinakdang maximum discount. Ayon sa ilang kongresista, pwede itong gawin kahit hindi amyendahan ang batas. Kaya iniutos ng 3 komite sa Kamara ngayong araw na itaas ang discount limit sa basic necessities at prime commodities na binibili ng senior citizens at PWDs. 1-3 is now worth 2,526 using food inflation, which means that the weekly will have to be 126.31. If you just use the headline inflation, including gas, etc., it should be 2,089 per week. So the is 104.45. Therefore, as the chair of the Committee on Waste Means, I suggest 125 per week. Aminado si Salceda, posible itong magkaroon ng epekto sa presyo ng mga bilihin. That's additional 45 billion in discounts that need to be borne by other consumer because we expect them to pass it on. Otherwise, it should be government who should do that. Hininga ng komite ng komento ang mga negosyante, pero ayon sa ilang malls, magsusumite na lang sila ng position paper. Pag-uusapan naman ng Department of Trade and Industry at Department of Agriculture ang utos ng komite. Sa gitna nito, sinabi ng isang mambabatas na kailangang tugunan ang ilang report na may mga gumagamit ng pecking certificates para makakuha ng PWD ID at mga pribilehiyong kaakibat nito. Parang may na-receive na 7,000 fake medical certificates. Wala kayong data sa NCDA? Wala po kaming na-receive na ganun, but we would be very much willing to look into it also. Target ng komiteng makapaghain ng panukalang batas na tutugon sa mga butas sa pagpapatupad ng senior citizen at PWD discount bago matapos ang buwan. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Pinare-refund ng Energy Regulatory Commission sa Meralco ang bahagi ng itinaas na singil sa kuryente ngayong buwan dahil hindi umano malinaw ang basihan nito. Samantala, nagbabala ang Meralco na posibleng lalo pang lumobo ang bayarin ngayong nagsisimula ng uminit ang panahon. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Pinapatay na ni Jeff ang mga ilaw sa labas para makatipid kahit kailangan ito para maiging makita ang niluluto sa maliit na karinderya. Reklamo nila, kahit anong tipid, tumataas pa rin ang kanilang bayarin. Yung isang rep din namin ginamit. Eh ngayon, bilitakan nga kami, pati lang tumaas. Dapat nakatipid. Naging tupo, dating mga 1-9. Pero mukhang lalo pang lulobo ang bill ni na Jeffrey, pati na rin ang ibang mga consumer sa mga susunod na buwan. Lalo pa nga't nagsimula ng uminit ang panahon, kaya nag-abiso na ang Meralco na talagang sisirit ang konsumo na magpapataas sa bayarin sa kuryente.
Sa kada 1 degree Celsius na dagdag init, tumataas ng 100 megawatts ang pangkalahatang konsumo. Inaasahan natin na muling sisipa ang demand dahil sa, obviously, madalas na paggamit nitong mga cooling appliances, particularly air conditioning units. Sigurado yan. Pero bago pa tumaas ang bayarin, pinababalik ng ERC sa Meralco ang parte ng dagdag singil ngayong buwan na 57 centavos kada kilowatt hour. Inamin kasi ng Meralco sa isang sulat sa ERC na hindi nila alam kung ano ang laman ng bagong kontrata na basehan ng pagsipa ng presyo ng natural gas na ibinenta ng Malampaya Consortium sa supplier ng Meralco. Dapat immediate yung implementation kasi nga wala kang basihan. Kung premature yung pagtaas, dapat i-adjust mo dun sa susunod na billing period para naman maitama mo yung unang ginawa mo, di ba? Bago nyo ipasa ang fuel cost pass-through, siguraduhin nyo munang tama. Madali naman umanong ibalik ng Meralco ang sobrang nasingil dahil hindi pa naman sila nagbabayad sa mga supplier ng kuryente. Pwede niya sabihin sa Genco, sorry, di ko babayaran tong portion na to ha, kasi sabi ng ERC hanggang hindi ako sigurado, hindi ko pwedeng singilin. Sagot ng Meralco, susunod sila sa utos ng ERC na i-refund sa consumer ang sobrang nasingil sa susunod na buwan. Pero kailangan munang kwentahin kung magkano doon sa 57 centavos na dagdag singil ngayong buwan ang kailangang ibalik. Nilinaw din ng Meralco na October 2023 pa sila sumulat sa ERC para linawin ang issue pero ngayon lang sumagot ang gobyerno. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Alamin natin ang lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ang amihan ba ay tuloy-tuloy pa rin hanggang kailan? At yung sabi ng Meralco, baka mainit na ang panahon. Totoo bang iinit na ang panahon? Actually, kabayan, medyo patapos na itong amihan season kaya unti-unti nang mas nagiging mainit dito sa atin sa may Metro Manila. Pero bukas po, araw ng mga puso, medyo malamig pa at may ulan dito po sa bahagi ng Luzon. Ash Wednesday din po yan, samantalang mainit naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero ngayong bisperas ng araw ng mga puso, nagpalamig pa ang amihan sa Northern Luzon. Nasa 12 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City, 13 degrees naman sa La Trinidad, Benguet, at medyo lumamig din po dito sa Quezon City sa 21.4 degrees Celsius. Pero hihina at aatras na ang amihan kasabay po ng shear line bukas at ang mainit na easterlies na ang iiral sa malaking bahagi ng ating bansa. Magdadala po ito ng maalinsangang panahon hanggang sa weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas Miyerkules, sa Mindanao may mga pag-ulan pa sa Caraga sa umaga maging sa Davao Region at ilang bahagi ng Sokcergen. At hanggang gabi po, halos walang ulan sa ibang bahagi naman ng Mindanao. Sa Visayas, may ulan bandang tanghali sa ilang lugar sa Eastern Visayas. Pero mas maulan po dyan sa may Samar provinces pagsapit ng hapon. At may ulan pa sa gabi dito sa Northern Samar. Mainit naman maghapon sa Palawan at hanggang gabi po ay walang aasahang pag-ulan sa halos buong probinsya. Sa Luzon, magpaulan pa ang shear line. Maghapon po yan sa may Bicol region, sa Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. At meron din pong mahihinang ulan sa Eastern Cordillera, Cagayan Valley, Aurora at Northern Quezon, dala pa ng papahinang amihan. Tayo po sa Metro Manila, aasahan pa rin po ang maaliwalas na panahon, kukulimlim bandang tanghali at hapon, pero hanggang gabi po ay mababa ang tsansa ng pag-ulan. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Advance Happy Valentine's Day at ingat kapamilya. Kapamilya, Valentine's Day na bukas. Pero hindi lamang kung mga puso ang nagmamahal. Dahil ang presyo ng bulaklak sa dangwa, tumaas na rin. Pero kung hindi naman bulaklak o tsokolate ang gustong ibigay sa mahal sa buhay, mayroong mga bagong pakulong patok ngayong buwan ng mga puso. Live mula sa Dangwa, Maynila, nagpapatrol, Jervis Manahan. Jervis, kumusta naman ang sitwasyon dyan?
Yes, Bernadette, damang-dama natin ang pagtamis ng pagmamahalan dito sa Dangwa dahil walang patid ang ating mga kapamilya na dumadating dito para bumili ng mga bulaklak para sa kanilang mga asawa, kasintahan at iba pang mga mahal sa buhay. Pero kasabay niyan ay nagmamahal din yung mga bulaklak na ibinebenta dito. Yung iba nga ay dumoble pa ang presyo. Pero tila hindi naman ito inaalintana ng mga tao dahil lahat daw ibibigay nila, maipadama lang nila yung pag-ibig sa kanilang mga minamahal. Maagang nagpunta sa Dangwa si Miguel para bumili ng bulaklak. Kahapon lang kasi siya nagpalit ng relationship status. Nag-yes naman rin siya. Buti na lang. Makakasagot lang rin po. First Valentine's po. Masaya. Tapos bukas excited na rin po ako. Kinikilig na rin po talaga ako. Si Albert naman, umaasang mapapasagot ang girl of his dreams. Kaya binilihan niya ito ng pulang rosas. Para pakita ko po yung effort ko dun sa nililigawan. O sa 14, sasagutin na ako. Ngayon soft launch pa lang to. 120 dapat kaso tinawaran ko ng 100. Kasi pogi daw ako. Mayroon ding bumibili ng bulaklak kahit single. Para sa amin kasi wala pong nagbibigay. Siya po nagbayad ng akin. Patok sa Dangwa ang blue roses at tulips. Usong-uso din ang dried flowers na mabibili sa halagang 500 hanggang 700 pesos. Yung dried, sir, mas matagal yung life niya compared sa fresh flower. Bali, years yung tinatagal. Medyo tumaas, sir, compared dun sa normal na walang occasion. Aminado ang mga nagtitinda na malaki ang itinataas ng presyo ng mga bulaklak. Ang isang stem ng sunflowers na dating 100 pesos, ngayon 200 pesos na. Ang half dozen roses na dating 300, nasa 1,000 pesos na. Habang ang mga pre-arranged na mga bouquet, tumaas ng 500 hanggang 1,000 pesos. Sa mga practical naman, meron ding mga bouquet na gawa sa mga gulay, tulad na lang ng talong. May mga bouquet din na may nakahalong kitchen utensils, tulad ng kutsara at tinidor, sandok, mug at chopping board. Pero sa mga gustong i-level up ang mga paandar ngayong Valentine's, uso ang car trunk display na pwedeng pang-proposal. May kasama na itong bouquet, cake, song request at photo and video coverage sa halagang 5,000 pesos. Kami yung naging way para like maipadama nila na nagsiselebrate sila like for engagement, magpo-propose or nag-apologize. Patok din ang Harana services sa mga gustong magpakilig. Pwede ito kahit malayo sa iniibig dahil may online option din na mabenta lalo na sa mga OFW. Ano po yung mga material na bagay? Mas na-appreciate pa rin talaga yung Harana kasi yung song nagpo-connection doon sa emotion ng pinaharana namin. So doon po yung mas lalong na-appreciate yung effort. 3,000 pesos ang regular Harana, habang 2,500 pesos naman ang online Harana. Bernadette, 24 hours na ang mga flower shops dito sa Dangwa, kaya sa mga gustong humabol sa Valentine sa Lubong, pwede pa po kayong pumunta dito. Kailangan lang paghandaan ang masikip na traffic at ang limitadong parking slots. Bernadette. Maraming salamat, Jervis Manahan. Nasunog ang isang commercial building sa Barangay East Poblacion, Poro Camotes Group of Islands, Cebu. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa siyam na establishmento ang nilamo ng apoy, kabilang ang flower shop kung saan umano nagsimula ang sunog. Tinatayang nasa mahigit 7 milyong piso ang halaga ng pinsala. Wala namang sugatan. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng apoy. Nakipag-ugnayan na ang Embahada ng Japan, ang Cybercrime Investigation and Coordinating Council o CICC para matuntun ang nagpapakalat ng mga bomb threat sa mga ahensya ng pamahalaan sa Pilipinas. Nitong Lunes, muling nakatanggap ng banta ang ilang ahensya mula sa isang nagpakilalang Takahiro Kurosawa. Kaya natigil ang operasyon ng mga ito. Nagpapatrol, Jeff Caparas. Maagang pinauwi ang mga empleyado ng DNR sa Quezon City matapos makatanggap ng bomb threat nitong Lunes. Sinuyod ng Explosive Ordnance Disposal and K-9 Group ng QCPD ang mga gusali hanggang sa ideklarang false alarm ang banta. Nitong Lunes din, nagsara ang mga opisina ng SSS sa Lucena at Negros Oriental at sinuspindi ng DepEd sa Bataan ang pasok matapos na makatanggap ng banta.
Ilan lamang ang mga ito sa mga ehensya ng gobyernong nakatanggap ng bomb threat sa email mula sa iisang sender na nagpakilalang Takahiro Karasawa. Ayon sa CICC, taong 2021 nag-imbestiga na ang mga otoridad sa Japan tungkol dito. Lumutang umano ang totoong Takahiro Karasawa para itanggi ang paratang. The person who owns that name surfaced and denied he has anything to do with it. He says it's a stolen identity. We have to ascertain sino siya. We have to have a suspect. Okay? No action can be taken if you don't have a suspect, diba? Dagdag ng CICC, unang nagpakalat ng Peking bomb threat ang suspect noong 2021 at tinarget ang mga bansang Taiwan, Korea at Japan. Simula noong September 2023, nakatanggap na rin ng mga email ang mga ehensya ng gobyerno sa Pilipinas. We have full details of this spread of malicious information that has affected several government agencies. In NCR alone, 28 government agencies were or have received this form of email from a foreign national from Japan. Kanina, kasamang pinulong ng CICC ang kinatawan ng Japanese Embassy para matunton sa Japan ang nagpapakalat ng banta. We showed them the results of the extracted emails showing that this email originated from the same suspect we had last year who was propagating bomb threats na it's a hoax. Okay? Now, as part of the protocol, we don't want to alarm anybody. Payo ng CICC kung makatanggap ng ganitong email, i-report agad sa mga otoridad at huwag nang ikalat pa. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang PNP sa mga ahensya sa ibang bansa para matukoy ang nasa likod nito. We've been tracing and we try to coordinate with other countries because it's not only happening here in our country. As of now, I don't see any motive. I don't see any personal gain or any gain from that individual except for creating unnecessary disturbances. Iniimbestigahan na rin ng Bureau of Immigration ang insidente. Aalamin ng kawanihan kung nasa Pilipinas ang suspect at kung gumagamit lang ito ng pangalan ng iba. Nag-iimbestiga na rin ng NBI bilang pagsunod sa utos ng DOJ. Anila, nakikipag-ugnayan na sila sa Japan Police Attaché at iba pang law enforcement agencies at emergency responders ukol dito. Ang Armed Forces of the Philippines naman sinabing malinaw na cyber attack ang insidente. Nakikipag-ugnayan na sila sa mga cyber forensics mula sa PNP, CICC at NBI para mahuli ang suspect. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Lalong nabalot ang mga kwestiyon at pagdududa kung sino ang mga nasa likod ng grupong pirma na nagsusulong ng People's Initiative. Bukod sa hindi maibigay sa Senado ang listahan ng kanilang donors, lumabas pa na 2004 pa lamang paso na ang SEC registration ng pirma bilang lehitimong organisasyon. Nagpapatrol, Sherian Torres. Bigo ang grupong pirma na nasa likod ng People's Initiative na maisumite ang listahan ng mga nag-donate ng kalahati ng 55 million pesos na pinambayad sa pro-charter change TV advertisement. I did consult them and they didn't want to reveal their names. They are concerned with their privacy. They are concerned with their security. They just didn't want to get into this fray, so they decided that they didn't want their names revealed. The right to privacy cannot be invoked by these supporters or contributors because they have signed as part of the initiative. They were proponents, they were contributors. Nabisto rin sa pagdinig na dalawang dekada ng paso ang SEC registration ng pirma bilang lehitimong organisasyon. Their certificate of registration has been revoked since February 10, 2004. They have not submitted any reportorial requirements with the SEC based on our records. Ayon pa sa SEC, wala rin sa dokumento ng pirma sina Oñate, Angana, Atienza, Avisado Law Offices at Attorney Anthony Abad na lumalabas sa PI form. We made submissions in the online portal of the SEC. It was made through an email, Memorandum Circular 28 submission portal.
Kailan nga? February, just this February. Proper process is they should have filed a petition to lift the order of revocation and not submit any the compliance for MC-28 that was been mentioning by Attorney Avisado. Nilinaw ni Atty. Abad na tagapayo lang siya sa kampanya at hindi talaga konektado sa pirma. Pero ang tanong, ano ang gagawin ni Abad sa mga taong pumirma sa PI form dahil pinangakuan ng ayuda? Itong mga tao ngayon, hinahanap na yung saan nila ikiklaim yung card na pinapromise sa kanila. So, sabihin na, si Atty. Abad man ang nasa pangalan dito. Hanapin natin si Atty. Abad, singili natin dito, iklaim natin itong card na ito. So, anong sabihin mo doon sa mga tao? Sorry. Hindi naman masagot ng pirma kung ano talaga ang target nilang mangyari sa pagsusulong ng People's Initiative. I don't have a specific or structure already in mind. Of course, definitely, economic provisions have to be dealt with. The reason why it's only voting jointly. Habang nagkakainitan ang diskusyon tungkol sa People's Initiative, mainit din ang sigaw ng mga nagkilos protesta sa harap ng Senado. Dagdag sweldo ng mga manggagawa ang unahin at hindi ang tsa-tsa. Sherian Torres, ABS-CBN News. Sa kabila po ng bangayan tungkol sa charter change, pinakilala ng Kamara ang mga batang kongresista na nagsusulong ng reforma sa saligang batas. Sabay apela sa mga senador na makipag-usap na lamang upang ma-resolba ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Nagpapatrol, RG Crew. Ilan sila sa mga tinaguriang young guns o mga batang kongresista na bumubuo ngayon ng halos kalahati ng buong kamara. Humarap sila sa media ngayong bisperas ng Valentine's Day para ipahiwatig na mahal ng kamara ang Senado at di nila kayang mabuhay nang wala ang mga senador. At tulad ng ibang nagmamahalan, normal lang daw ang di pagkakaunawaan. Kami po dito sa House of Representatives, we've been very consistent, no? Sinasabi po natin, let's work together. Let's solve our differences. Hindi ka naman nagmamahal kung hindi ka nasasaktan. Parte po lahat yan ng mas malaking pagmamahal, which is yung pagmamahal po natin sa bayan. So nangyayari po talaga yan, pero kailangan na po nating ayusin. Kailangan po mangibabaw yung pagmamahal natin sa bansa. Iyan ay kahit hindi ito nasusuklian ngayong nagkakabangayan sa charter change. Giit nila hindi binubuli ng Kamara ang Senado para mag-chacha. Kami naman sa House, syempre, pinagtatanggol lang naman namin yung integrity ng House, no? At saka pag hindi naman kami sasagot, masyadong bugbog sarado naman ang Kongreso at napapasama na. Kaya hirit nila mag-usap na lang sila ng maayos imbis na magbangayan. Pero kahit tila nanunuyo ang mga kongresista, may puna pa rin ang isang leader ng Kamara. Nababahala si Deputy Speaker David Suarez dahil tila walang kasiguruhan kung kailan ipapasa ng Senado ang charter change. We really can't hold on to a definitive timeline. When it comes to how soon the Senate can act on RB-86, that's why I'm asking the media to please ask them what is their timeline. Mahirit rin sila kay Vice President Sara Duterte. Kausapin din sana ni VP Sara, no, yung kanyang pamilya, no, para suportahan ang ating Pangulo dahil wala namang ibang gusto ang ating Pangulo kundi ang kaunlaran at katahimikan ng ating bansa. Nanawagan din sila sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na igalang ang Pangulo at huwag nang itulak pa ang paghiwalay ng Mindanao sa bansa. Sa isang panayam kay VP Sara sa Malaysia, tumanggi na siyang magbigay ng komento ukol dito. Wala akong comment sa politika, no, because everyone can go their way sa politics. But sa development projects naman doon sa Mindanao ay tinututukan natin kamakailan lang nandun si Pangulong Marcos sa Davao City para ipresenta yung transport modernization ng Davao City and of course yung iba pang mga development projects sa iba pang lugar sa Mindanao. Sinabi naman ni Adyong na binitawan na ng mga Muslim sa Mindanao ang pagkalas sa bansa kapalit ng pagkakaroon ng autonomous region, habang wala namang dahilan ng ibang parte ng Mindanao para makipaghiwalay sa Pilipinas. Pero giniit ni dating Speaker Alvarez na panahon na para tumiwalag ang Mindanao sa Pilipinas dahil toxic na umano ang relasyon nito sa buong bansa dahil napabayaan at napag-iiwanan ito. RG Cruz, ABS-CBN News.
bukas. Yes. O sa mga wala pang regalo sa minamahal, may gift ideas ka bang pwedeng i-suggest? At Ibi, ano bang gusto mong gift? Ay, yung long-lasting? Mm. O di naman kaya yung ma-e-enjoy mo? O eto mga gift ideas na pwede niyong ipang regalo ngayong Valentine's Day! Tatlong taong gulang pa lang itong si Jessica Luna, natutunan na niya ang paghawak ng crochet, hook at yarn. Namana niya ang pagagantsilyo sa kanyang nanay. At nung pandemya, naibalik ang kanyang pagkahilig dito. Mas nakakapag-relax po ako kapag may ginagawa pa rin yung kamay ko. So, ito po yung ginagawa ko kapag halimbawa naka-time off na po ako sa work. Tapos kapag may bakanting oras po ako sa UV, sa sasakyan, nagagantsilyo po ako. Para kay Jessica, isang slow artwork ang paggagantsilyo. Kaya naman ang naging inspirasyon at winning discarded tip niya ay i-share ang talent sa mga gustong matuto. May mga kabataan din po na lumalapit sa akin na, Ate Jess, turuan mo naman kami mag-crochet, ganyan. So, hanggang sa yung naturuan ko or yung nabigyan ko ng tips, ngayon meron na rin silang sariling negosyo. And then, ayun po, mas natutuwa po ako sa ganun kasi parang knowledge transfer. Hindi lang ako kumikita, kundi nakakabuo po ako ng community. Ngayong araw ng mga puso, pwedeng ipangregalo itong ginantsilyong bulaklak. Sa mga naghahanap naman ng kakaibang bouquet, subukan ng edible arrangement, fresh fruits turned into flowers. Kasi ang Pilipino mahilig magregalo po. Okay, but then gusto ko pag nagregalo ko iba-iba. Tsaka yung may wow factor na tipong yung pinagbigyan ko hindi lang ako i-text, talagang matutuwa siya, ipo-post niya. So ito po 'yun, and healthy and practical. There's always a story for every arrangement we make. Isa pang tip ni Leia sa mga magbibigay ng regalo ngayong Valentine's Day, i-personalize ito, ang fruit bouquet, samahan ng sweet message. Hey, mga ateng, mga kuyang, naku, itandaan nyo naman ang pag-ibig. Dapat araw-araw yung pinararamdam. Tuwi-tuwi na, sabi nga nila, hindi tuwing may okasyon lang. I love you! Happy Valentine's Day! Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan sa tamang diskarte, make every moment your winning moment. Nag-ikot si Vice President Sara Duterte sa Malaysia ngayong Martes para alamin at pag-aralan ang ilang best practices sa larangan ng edukasyon. At live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, nagpapatrol si Joyce Balancho. Joyce, may nakita bang ang Vice Presidente dyan na maaaring maipatupad din sa Pilipinas? Bernadette, sa pagbisita nga ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa isang vocational college dito sa Malaysia ay naging interesado siya dito sa Early Childhood Development Course. Ito ay isang programa para sa mga batang hanggang apat na taong gulang at sila ay maaga pa lamang ay pwede nang matuto sa mga paaralan. Ipinaliwanag ng mga vocational teachers ang kanilang Early Childhood Development Course kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa pagbisita niya sa Setapak Vocational College sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ito yung mga babies hanggang 4 years old na mga bata na pwede nang turuan at pwede nang i-catch ng ating mga teachers para masimulan yung pag-aalaga at pagtuturo sa kanila. Ayon kay VP Duterte, maaring simulan ng DepEd ang pagtalakay ng kaparehong programa sa ilalim ng Early Childhood Care and Development Agency. Bago rito, ng courtesy call si Vice President Duterte sa kanyang counterpart sa Malaysia na si Education Minister Fadlina Sidek. Si Duterte ang kasulukuyang presidente ng Council on Southeast Asian Ministers of Education Organization o CMEO. Thank you as well for your support to our CMEO president. Yes. Very supportive secretariat. Inikot din niya ang CMEO Tropical Medicine na Regional Center sa Malaysia kung saan may ilang Pilipinong doktor at scientist na pinag-aaralan ang microbiology, parasitology at entomology. Kinilala ni VP Duterte ang maaring pakinabang sa Pilipinas ng mga programa na nasabing pasilidad, pati na rin ang CMEO Regional Center for Education in Science and Mathematics at ang Regional Center for Special Educational Needs.
We are eager to learn from Malaysia's successful educational strategies and to forge new areas of cooperation and collaboration. Wala akong naririnig eh. Samantala, Bernadette, sa ikalawang media interview ngayong araw, sinabi naman ng Vice Presidente na hindi siya nababahala sa pagdawit sa kanya sa kaso sa International Criminal Court o ICC. Well, sa akin, hindi, I cannot speak for the other members of the family. Sa akin, hindi naman kasi nakakakuha din ako ng legal advice sa mga Filipino lawyers na merong alam about international law. Hindi namin napapag-usapan ni Pangulong Duterte ang ICC. Sigurado naman ako, meron siguro siyang mga kausap na mga abogado dahil abogado din naman si Pangulong Duterte. So, naiintindihan niya yung mga legal implications at mga procedure sa ICC. Ay. Matatanda ang itinuro si VP Duterte ng self-confessed gunman na si retired police Arturo Las Cañas na nagpasimuno umano na oplakang sa Davao City nung alkalde pa lamang siya na lunsod. Hinggil dito may hamon ang Vice Presidente kay Las Cañas. Wala akong balak magsampa ng kaso sa kanya. In fact, siya yung china-challenge ko na magsampa ng kaso sa akin ng murder doon sa Pilipinas. Bernadette, ngayong hapon naman ay nag-courtesy call si Vice President Sara Duterte sa kanyang counterpart dito sa Malaysia na si Deputy Prime Minister Dato Siri Fadilla Yusof. Tapos naman ang Vice Presidente ang kanyang schedule dito sa Malaysia sa pagharap sa mga leader ng Filipino community dito sa Kuala Lumpur. Bernadette. Maraming salamat, Joyce Balancho. May person of interest na ang pulisya sa pamamaril sa isang doktora sa Buluan, Maguindanao del Sur. Ayon po sa mga pulis, pang-hold up ang lumalabas na motibo ng mga suspect. Base anila sa pahayag ng biktimang si Dr. Charmaine Ceballos Baroquillo, nasa ospital pa rin ang doktora at nagpapagaling. Ang nakita po namin doon sa motive ng suspect kung bakit siya nabaril. According po doon sa statement po ng biktima ma'am is, sinundan po siya, parang gusto siyang pahintuin, hindi siya huminto, kaya po nabaril po si doktora. Samantala, kinundin na ng provincial government ng Sultan Kudarat ang krimen. Papuntang Sultan Kudarat Provincial Hospital ang biktima kung saan siya nagtatrabaho nang mangyari ang pamamaril. Nagtayo na rin ang checkpoint ang pulisya sa Buluan. Sa social media naman, idinaan ng ama ng doktora ang paglabas ng sama ng loob sa sinapit nito. Nanawagan din siya ng hustisya para sa anak. Hindi na itutuloy ng gobyerno ang pagsasanib ng Development Bank of the Philippines at ng Land Bank. Kinumpirma ito ni Finance Secretary Ralph Recto. Ayon kay Recto, mas mabuti na may dalawang government depository banks ang Pilipinas kung saan pareho rin umuupong miyembro sa Maharlika Investment Corporation Board. Nakatakda dapat matapos ang pinaplanong merger ng DBP at Land Bank sa kalagitnaan ng 2024. Pinlano ito upang magkaroon na lamang ng iisang bangko ang gobyerno at makatipid din ng halos 1 bilyong piso kada taon mula sa pagsasama ng branch operations at maibabawas sa gastos sa mga empleyado. Their mandates are totally different. So I think we're better off with two of them. If they have dividends this year, then those dividends can be part of retained earnings, will be used to increase their capital anyway. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 55 na nagtatakda sa 10-year Maritime Industry Development Plan ng bansa. Ayon po sa Pangulo, ito ang magsisilbing gabay para sa pag-unlad ng buong maritime industry. Bahagi ito ng roadmap at kasama na rin ang modernisasyon at pagpapalaganap ng shipbuilding at repair industry, paghasa sa kakayahan ng maritime workforce, at pagpapaigting sa maritime transport safety at security. Dapat din na nagtutugma ang mga pulisiya ng mga ahensya ng gobyerno para sa epektibong implementasyon ng naturang mga alituntunin. Nagpasalamat naman ang Maritime Industry Authority o Marina na naipasa na
ang MIDP na layong magamit ang buong potensyal ng industriya o industriya para makatulong sa pagunlad ng bansa. Naghahanda na ang Simbahang Katolika para po sa Ash Wednesday o Miyerkules de Ceniza. Sinunog na rin po ang mga lumang palaspas para sa gagamiting abo na siyang ipapahid naman sa noo ng mga deboto. Nagkataon namang kasabay din ito ang Valentine's Day o Araw ng Mga Puso. Nagpapatrol, Robert Mano. Nakaipon na dito sa simbahan ng Quiapo mga palaspas na ginamit noong isang taon sa Linggo ng Palaspas. Dinala ito ng mga deboto dito para sunugin at ang abo mula dito ang gagamitin sa pagpapahid ng krus sa noo ng mga magsisimba kinabukasan ng Ash Wednesday o Miyerkules de Ceniza. Ito ang hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma o Lenten season ng mga Katoliko. Simula rin ito ng pag-aayuno at pangingilin. Pinapaalala yung kahalagahan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Pagnilayan natin yung mga pagkakamaling nagagawa natin para maging maisaayos natin yung buhay natin at maitulad natin sa buhay ng ating Panginoon. At yung abo na nilalagay sa ating noo ay nasa form ng cross, paalala rin na yung panahon ng Kwaresma ay panahon rin para alalahanin natin yung pag-aalay ng Diyos ng kanyang buhay. Yung pauwi. Sinunog na nito Martes ang umaga mga lumang palaspas sa Nuestra Señora de la Soledad de Manila habang nauna na noong Linggo sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City. Ang tradisyong ito, tinatawag ng ilan na silab sala o sunog sala. Paalala naman ito sa kahalagahan ng pagpapakumbaba, kapatawaran, pagkakataon para sa panibagong simula, pati na ang kabanalan, pagkilala sa mga kasalanan at ang paghahanda ng mga puso at isip sa panahon ng penitensya. Yung dapat na pag-uugali natin ay siyempre una kababa ang loob, no? Tsaka pagbabago ng sarili. Kaya sa tuwing papasok yung Lenten season, nandyan yung may mga pakumpisal, no? At mahalaga na tandaan natin yung tatlong mahalagang bagay, yung prayer, fasting, at saka almsgiving. Dahil nasabay sa Valentine's Day ang Ash Wednesday, suwestyon ni Reverend Father Douglas Badong, ilaan ang Miyerkules sa pagsisimba at sa Martes o Huwebes i-celebrate ang Araw ng Mga Puso. O kaya'y magsimba muna bago mag-date para ang pagmamahalan ay nakasentro sa pag-ibig ng Diyos. Dagdag niya, imbes na karne, umorder na lang ng isda at huwag nang mag-almusal o pananghalian bilang bahagi ng pagsasakripisyo. Pinapaalala din sa atin sa pagsisimula no, ng Kwaresma, yung Ash Wednesday, kung gaano din tayo kamahal ng Diyos. So ito ay tungkol sa pag-ibig, tungkol sa pagmamahal ng Diyos na dapat natututunan ng bawat isa. Ang isang taong nagmamahal ay handang mag-alay ng sarili, handang magsakripisyo. 13 misa ang idarao sa pambansang Dambana ni Jesus Nazareno o Quiapo Church simula alas 5 na madaling araw hanggang alas 7 ng gabi. Robert Mano, ABS-CBN News. Pang world class ang galing ng mga Pinoy. Ito ang muling pinatunayan sa runway ng 2024 New York Fashion Week. Inirampa ni reigning Miss Universe 2023 Shaynice Palacios ang hand-embroidered ball gown na gawa ni Filipino designer Rian Fernandez. Ibinida naman ang isa pang Pinay designer na si Grace Brocal mula Bicol ang mga disenyo nitong gawa sa abaca fabric. Nais ni Brocal na dalhin sa maraming lugar sa ibang bansa ang tatak Pinoy na disenyo. Ito'y paraan niya makapagbigay ng trabaho sa kanyang mga kababayan sa Bicol. Agaw pansin naman ang pagrampa ng Filipino-American na modelo na si Alessandra Frazetta na ibinida ang mga designs ni Chrissy King. Isa pa sa pinaghahandaan ni Frazetta ang Dallas Fashion Week sa Abril. Mariing kinundina ng Quezon City LGU ang dispersal ng mga pulis sa mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines o PUP na nagprotesta sa labas ng batasang pambansa nitong Lunes. Bit-bit ang mga truncheon at riot shield, hinabol at tinaboy ng mga pulis mula sa Quezon City Police District Station 6 ang mga estudyante. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, walang puwang ang ganitong aksyon sa lungsod at nagpaalala rin siya sa hepe ng Quezon City Police
na huwag konsentihin ang maling gawi ng mga pulis. Nanunang kinundin na rin ng makabayang block ang ay sa kanila ay marahas na dispersal. Hindi rin binigyan ng pagkakataon ng mga nagpo-protesta na makapagsalita o magsagawa ng programa. Hindi rin bababa sa 7 estudyante ang nagtamo ng mga sugat at pasa sa katawan. 14 na barko ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia ang namataan malapit sa 5 maritime features na okupado ng mga tropang Pinoy sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesman for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, isa ang nasa paligid ng Pag-asa Island, isa ay malapit sa Ayungin Shoal, habang ang iba ay namataan sa mga isla ng Panata, Kota at Parola. Nirinaw din ni Trinidad na hindi isa kundi 2 barko ng Chinese Navy ang bumuntot sa mga barko ng Philippine Navy at US Navy na kalahok sa katatapos ng maritime cooperative activity sa West Philippine Sea noong Biyernes. Hindi po naman na niya nang gulo ang mga barko ng China sa naturang aktibidad. Nilinaw ng Justice Department na hindi pa final at executory ang utos ng Manila Regional Trial Court Branch 51 na kanselahin ang passport ni dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Ayon kay Justice Assistant Secretary Mico Clavano, may 12 araw pa ang kampo ni Teves para maghain ng motion for reconsideration. Sa kabila nito, sinabi rin ni Clavano na agad kukontrahin ng DOJ ang magiging apela ni Teves. Naniniwala ang DOJ na ang pagkansela sa passport ni Teves ay magiging daan para bumalik ang dating kongresista sa Pilipinas. Huling namataan umano si Teves sa Timor-Leste noong nakaraang taon. Happy ba ang love life mo? Lumabas po sa isang survey ng social weather stations na 58% ng mga Pinoy ang masaya sa kanilang love life. At alam nyo ba na batay rin sa survey, hindi bulaklak at chocolates ang pinakagustong matanggap na regalo ng mga Pinoy sa araw ng mga puso. Ano kaya? Alamin sa pagpapatrol ni Lady Vicencio. Love knows no distance para sa tubong La Union na si Mary Chris at kasintahan niyang US-based na si Seth. Kahit maraming hamon sa long-distance relationship, masaya at engaged to be married na ang dalawa ngayong Pebrero. Minsan mayroong problema, kailangan mo yung ano mo, yung mag-comfort sa'yo kaso malayo. Lagi kayong nag-uusap, lagi mong consistent yung communication. Yeah. That is important, the trust and love. You're honest with yourself and honest with your partner. You'll reap the rewards. Sa survey ng social weather stations noong Disyembre, 58% o 6 sa 10 mga Pinoy ang nagsabing masaya ang kanilang love life. 23% ang naniniwalang may mas isasaya pa ang kanilang buhay pag-ibig at 19% naman ang walang love life. Kung natin yung survey, lahat naman sila ay, karamihan ay happy in their relationships. So ibig sabihin, content na sila sa pagmamahal nila sa buhay. Kung ganun, then they don't really need to think of love, no? They'll think of other considerations, which of course is more practical, yung pera or other materials. Sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos, kabilang sa mga couple na masaya ang mga puso ngayong Valentine's Day, ibinahagi pa nila sa isang vlog kung paano nagiging matatag ang kanilang pagsasama. Marami talagang ginagawa. So we try to find, you know, 5 minutes here, 20 minutes there, we eat together maybe. But whatever the schedule allows, we take full advantage of it. Don't communicate through your phone. Talk to each other face to face. Hold hands, go have dinner, walk down the beach, do something. Sa araw ng mga puso, panahon din ng pagbibigay ng regalo sa minamahal. Mga bulaklak, hindi mawawala yan. Kailangan paramdam pa rin natin sa mga mahal natin sa buhay kung gaano sila kahalagang. Kahit wala na, basta kasama ko siya. Sa SWS survey, ang nangungunang nasa wish list ng mga Pinoy sa Valentine's ay pera. Sapat naman para sa ilan ang pag-ibig at makasama ang minamahal. Pangatlo ang bulaklak. Base na lang din sa needs ng ating mga kababayan na mas gugustuhin nila yung pera. Sabi ko nga para mas mabili nila yung mas kailangan nilang gamit kaysa yung regalo. Pero siguro naisip nila yung
kalalagayan nila sa ngayon at kalalagayan ng kanilang pamilya. Pera, bulaklak o oras man, pinakamahalaga pa rin ayon sa eksperto na araw-araw na iparamdam ang pagmamahal at hindi lang tuwing araw ng mga puso. Lady Vicentio, ABS-CBN News. Wow! O, ikaw, kayo, ano number one? Anong number one? Anong nga na regalo? Ang gusto mong regalo? Bulaklak, tsokolate o cash? Bulaklak. Oh, i-wallet na lang ngayon. Wala nang cash. But wala yung companionship sa options mo. No, it's all coming from your partner. Hindi, ano nga doon? Oh, so ano? Ako bulaklak. Ako bigas. Why not? Practical. Hindi sa ayuda. Ayuda, bigas. Oo. Sabi ng Department of Agriculture, sa halip na bulaklak, ang ipamigay ninyo ay bigas. Tama naman. Ano mo naman yung bulaklak? Hindi magugulay yun eh. E pa, paano naman kung bigyan ng Pilipino eh? Kung bigyan mo ng bigas yung asawa mo, makita mo pa sa'yo bigas. Hindi, mamahalin ang ibigay mo. Ay, nako. Oh, ikaw naman. Time pa rin. No. Ano daw? Time pa rin. Time. Kahit may time shot, time pa rin. Time. Oras na. Time. Time's up na. Time relo. Relo. Wala kang relo? Wala. Actually, wala. Kaya pala gusto ng time. Kaya pala time, may gusto bumili ng relo. Mahal pala eh, no? Hindi. Napansin mo sa survey, practical ang mga Pilipino. Oo naman. Baka daw putulin time. Talaga? Oh, yan. Time nga is up. Yan po, mga balita binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sabrano. Ayun, nandito kami para sa inyo, saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Marami pong salamat at magandang gabi. Happy Valentine's, bayan!